Manny the Pacman Pacquiao muling sumailalim sa VADA testing at WBA, nagpasya ng hindi ibalik ang titulo dito sa ating pambansang Kamao. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga sir. Pero bago yan, don't forget to like and subscribe sana mga sir. Maraming salamat. Matapos ang hindi mamatay-matay na aligasyon dito sa ating pambansang Kamao sa paggamit o mano nito ng ipinagbabawal na gamot, ay ito na nga ngayon si Manny, voluntaryong sumailalim sa VADA testing para sa napipinto nitong pakikipaglaban dito kay Errol Latorre Spence Jr. ngayong darating na Agosto 21. Mas mainam na rin siguro yung ganito mga sir, at nang sa ganon ay mapatunayan ni Pacman sa kanyang mga kritiko na malinis at hindi gumagamit ng pads ang ating pambansang Kamao. Una nang kinuhanan ng urine test ang ating pambansang Kamao noong nakaraang Lunes, at ngayon naman sa pangalawang pagkakataon ay urine at blood test naman ang isinagawa dito sa ating 8th Division Champion matapos ang kanyang training kahapon sa Wildcard Gym. Kasabay niyan ay sumailalim na rin ito sa COVID-19 testing, at sa kabutihang palad ay nagnegatibo naman sa sakit na COVID ang ating pambato. Sa kabilang banda ay nagsasagawa na rin ng VADA testing ang kampo nitong si Errol Spence Jr. Kasama na rin ito sa paghahanda niya para sa pinakamalaking laban ng kanyang karera. Samantala, sa isang panayam naman ng isa sa mga sparring partner ni Senator Manny na si Tyrell Washington, sinabi nga nito na nakakamangha pa rin ang lakas at bilis ng ating pambansang Kamao. Tila tumatanda nga daw ito ng patras na imbis na humihina ay lalo pang lumalakas. He's 42 years old. Can you sense that? Or is it... Dude, not at all, dude. That's what I'm saying. Like, is he aging backwards? I don't know. Dagdag pa niya, nabibihira lamang ang mga katulad nitong si Pacman na nagagawa pa rin makipagsabayan sa mga mas batang kalaban. Tulad na lamang nila Bernard Hopkins at itong si George Foreman. Pero bago tayo tumuloy sa iba pang balita, ang video na to ay sponsored sa atin ng 1xBet. Ang 1xBet ay isang lehitimong online betting platform kung saan ay maaari mong suportahan ang iyong paboritong manlalaro, lalo na sa UFC. Ang maganda pa rito ay maaari ka nang makakuha ng $100 or 4,700 pesos na bonus sa unang register at deposit. Gamitin lamang ang ating promo code na BOXBALL. Mabilis din sila kung magbayad at malaki ang chance mo na manalo. Mag-iiwan na lamang ako ng link sa ating comment section at magpatuloy na tayo sa ating video. At sa kakapasok pa lamang na balita mga sir, ayon sa isang article ng BoxingScene.com ay hindi na nga raw umano maibabalik ang binawing titulo mula sa ating pambansang Kamao, ang WBA Welterweight Super Title. Ito nga daw di umano ang naging pasya kahapon ng pamunuan ng WBA na mananatili na lamang kay Yordunis Ugas ang nasabing titulo. Gayunpaman ay tuloy pa rin naman ang bakbakang Pacquiao versus Errol Spence sa darating na Agosto, at paglalabanan na lamang ng dalawa ang WBC at IBF title, at kasama na dyan ang bakanting The Ring Magazine belt. Well, history in the making pa rin naman ang laban na to para kay Pacman, dahil kung sakaling manalo man siya dito ay tatanghalin pa rin siyang Unified Welterweight Champion sa unang pagkakataon. At isa pa, mas makakatipid pa nga dito si Manny dahil mababawasan na ang babayaran nilang sanctioning fee. So yun lang mga video natin sa araw na to. Maraming salamat sa inyong panonood mga sir, at hanggang sa muli.